Guys, welcome back ulit sa Kusina ni Yaya. So for today's video guys is samahan nyo ako para magluto tayo ng pandesal. So mga ano guys, mga first time kong gumawa ng pandesal, agoy ang amo ko. Ayan, lagi na siya nagre-request ng pandesal. So ayan guys, samahan nyo ako para makita ninyo kung paano ko gawin ang aking homemade pandesal na talagang napaka-soft talaga niya guys, na talagang minumukbang niya amo ang una kong luto. So today, tara na, samahan niyo ako para in the future makagawa din kayo sa sarili ng pan. Ito ang ating mga pangunahing sangkap ng ating lulutuin nga na pandesal. Ito na yung ating warm milk. So ngayon guys is ano natin na tamang-tama lang yung pagka-warm niya. So idadagdag na natin yung ating yeast. At isulat ko lang sa description below guys kung ilan ang sukat ng aking mga ginagamit. So idadagdag na natin yung egg. At saka idadagdag na natin yung ating butter at ating haluin ng mga. Halo lang, halo, halo. Yung nahalo na guys, idadagdag natin yung ating salt. Ayan. Sugar. Haluin na natin ng mabuti guys. Ayan. Tapos idadagdag na natin yung ating sifted flour na dahan-dahan lang ang pag-add guys. Ayan. Dahan-dahan lang ang ating pag-add ng ating flour at saka ating imimix. Kailangan talaga natin gumagamit ng ganito guys, spatula, para maganda ang pagkamix ng ating flour sa ating mixtures. O, ayan na yung ating mixtures guys. At saka, hayaan na natin siya ng 20 minutes na uncovered yung ating dough.
So yan. Yan. So ngayon, kukunin natin siya sa ating make sure guys na malinis ang ating surface.
tagumpay yung ating bread. So ngayon guys, itatakpan na rin natin ulit ng cling paper or cling film para isip din natin ng mga ilang minuto para bago natin lutuin. So for now guys, isip din natin yung ating oven. I-preheat natin bago natin ito ilagay yung ating tinapay. Guys, kailangan talaga natin matuto ano, kasi lalo-lalo na yung mga nag-a-apply ng katulong or kadamas in Middle East. So, kailangan talaga natin guys na marunong tayo nito, kasi yung amo natin is bigla-biglang mag-request. So, talagang amo ko nag-request siya na, Yaya, kung pwede ka bang gumawa ng tinapay. So, ayun guys, ito yung ating ready pandesal. At panlan natin, isip natin ng pilang ilang oras. Siguro, bago sila dumating kasi umalis sila. So, ayan. Ready na ipot ko sa oven, madam. Ayan na yung ating pandesal. Napakayami naman siya, oy. Ayan. Adjust natin. So, luto na siya, guys. Ayan na, luto na yung ating pandesal. So, this is good for our dinner for tonight sa aking mahal na amo. Ito na yung ating pandesal, guys. At napaka-soft talaga niya. Tingnan niyo, guys. Napaka-soft. So, ito talaga ang tunay na pandesal. Thank you.